Cabarro. So, ang topic natin ngayon is about OWS or Oily Water Separator. Paano ba ito nagtatrabaho sa barko? So, sa mga hindi pa nag-subscribe and like, please like and subscribe my channel. This is Jimmy Tinerlong, no? OWS or Oily Water Separator. Paano ba ito ang gamit sa barko, no? So, ang Oily Water Separator or OWS, ito ay ginagamit natin upang ma-pump out natin ang ating mga oily beds sa barko gamit itong equipment na to through sa kanyang 15 ppm sensor. So, paano ba ito nagtatrabaho, no? So, bago natin ma-pump out ang oily build sa barko, dadaan ito sa series of stages ng OWS or Oily Water Separator. So, meron itong water sample na papunta sa kanya ang 15 ppm sensor. Ano ba itong 15 ppm sensor? So, ito ang requirements ng Asper Marpol. Marpol 1, no? So, dapat ang lahat ng oily builds na pupunta sa labas, ipump out natin, ay dadaan sa 15 ppm equipment, no? So, ano ba itong 15 ppm? Ano ba? Unit ba ito ng ano? Sa ating pagkakaintindi, no? So, ang 15 ppm ay, or 15 parts per million ay unit of density, no? Ito ay kalimitang ginagamit sa mga liquid na magkakaroon ng contamination. Like, halimbawa, fresh water, makontaminate ng sea water. Sa ating fresh water generator, ginagamit natin, di ba, ppm, no? So, kalimitan ginagamit ang ppm sa contamination of liquid, no? Parts per million, no? So, ito ay unit of density, ang ppm, no? So, mabalik tayo sa OWS, no? So, bago siya lumabas sa overboard, dadaan siya sa 15 ppm sensor. Kung lumagpas sa 15 ppm, sa 15 ppm or parts per million, ikot sa 15 ppm, 15 ppm mismo, hindi lalagpas sa 15 ppm ko pala. Pag 15 ppm mismo, hindi siya pwedeng lumabas overboard. Kasi yan yung requirements ng MARPOL or Maritime Pollution. No? So, paano ba ito nagtatrabaho? Halimbawa, dito sa amin, ang maker namin ay Jua. No? Sa ibang barko, iba naman yung maker nila. So, hindi pare-parehas yung ang pag-operation niya. Dito sa amin, mayroong first, second, and third stage, no? Tapos, iba naman yung filtering unit niya. Mayroong, ang filtering unit nito is filter media yung sa loob. Yung iba naman, filter naman, no? Ibang filter, filtration naman yung ginagamit nila para masala yung oily builds at palabas na less than 15 ppm, no? So, halimbawa, sumobra sa 15 ppm. Halimbawa, dito sa amin, ang unit dito, pag sumobra sa 15 ppm, may change over valve. May solenoid valve yun na yung, pag sumobra sa 15 ppm, yung isang solenoid valve, magbubukas, itong solenoid valve na papuntang overboard, magsasarado. So, ang mangyayari, itong pa-overboard na solenoid valve, na valvula, magsasarado, itong ang solenoid valve na papunta sa bedstock ay magbubukas, change over valve siya. So, magsara ang papunta sa overboard, yung isa sa papunta sa bedstock tank ay magbubukas. So, yung tubig, babalik sa bedstock, ikot-ikot, no? So, hindi siya magpunta sa overboard. So, sa ibang barko naman, yung meron naman silang three-way valve. Three-way valve naman sa kanila, hindi naman change over valve, no? Imbes na pupunta sa overboard, yung three-way valve, magbubukas yung papunta sa bedstock. Yung iba naman, papara yung bomba, yung bilge pump, no? Pag lagpas ng 15 ppm, pag nag-abot sa 15 ppm, 15 ppm mismo, hindi lalagpas sa 15 ppm, wala. Pag 15 ppm mismo, magpapara yung bomba or yung magbubukas yung three-way valve pabalik sa bilge, no? So, yan yung requirement sa MARPOL, yung 15 ppm, no? Or parts per million, no? Hindi. Sinasabi ko palagi, hindi pare-parehas ang design ng bawat oily water separator kung paano niya ito pinifilter. So, sa amin dito sa Jua, meron siyang parang carbonized na parang buhangin. Yun yung nagfi-filter sa oily beds para matanggal yung mga langis. Ay yung ang lalabas ay
less than 15 ppm na. So, isa ito sa mga nagandahan kong unit, ang Jowa, no? So, ano pa ba ang requirements para makapag-bump out ka ng ng iyong bilge water sa barko, no? So, mga requirements daw, sabi nila, una, sabi ng mga kwan, may distance daw. Ilang daw yung distance para bago ka makapump out ng bilge water sa barko. Pangalawa, special area. Pwede ba daw mag-pump out sa special area? No? So, meron kasi ako dating experience, no? I-share ko lang sa inyo. Nung pumunta ako sa bridge, nag-pump out ako ng bilge water, no? Sa bilge tank. Pumunta ako ng bridge. Pagpunta ako sa bridge, humingi ako sa officer ng posisyon. Yun, nung current time na yun, nasa kwan kami. Nasa Mediterranean. Diba Mediterranean, special area yan? Ang biyahe namin ay Black Sea, Mediterranean eh. Nag-pump out ako sa may Mediterranean. Nakita ako ngayon ni Captain, Chief, anong ginagawa mo? Ah, kumukuha ako ng posisyon kasi nag-pump out ako ng bilge water. Sabi niya, ha? Hindi mo alam, nasa special area tayo. Tapos sabi niya, less than 10 miles ka lang. O, nasa 10 miles lang na yung distansya natin sa isla. Bakit ka nag-pump out? Pakukulong ka na, Chief. Ha? Yari ka dyan. Parang nagalit si Kapitan sa akin ba? Ngayon, sige, kalmado na rin ako. Sinabihan ko siya, titignan natin ang regulasyon. Ano ba dapat ang regulasyon pag nag-pump out ng oil fields? Meron ba talagang specific distance? Meron ba talaga, pwede bang mag-pump out sa special area? No? Na gamit ang 15 ppm? No? So, yan yung mga criteria na titignan natin. Ngayon, wala pa akong MEPC circular na nababasa na mayroong distance at saka sa special area bawal mag-pump out gamit ang 15 ppm. So baka mayroong kayong MEPC circular, no? MEPC means Marine Environment Protection Committee. Ito yung committee ng IMO na naglalabas ng mga circular regarding maritime pollution, no? Yung mga circular na ito, halimbawa ngayon sa mga filtering units, MEPC 65, yung sa pump out ng OWS, MEPC 60, yung MEPC 75, no? Sa mga filtering unit, no? Itong mga MEPC circular or Marine Environmental Protection Committee, naka-advertise ito, naka-advertise ito sa IMO page, no? So, palagi itong naka-post doon. So, pwede mong i-search yun sa IMO page, halimbawa MEPC 60, MEPC circulars, no? So baka hindi lang ako aware sa mga MEPC circular, no? Baka mayroon kayong kabaro, no? Please comment below kung mayroon kayong circular, no? IMO circular, huwag yung SMS circular ng company nyo kung ilan ang distance pag-pump out ng OWS gamit ang 15 ppm, no? So wala akong circular na nabasa na pwede mag-pump out sa, hindi pwede mag-pump out sa special area. Yung special area lang na specific doon sa MEPC circular at saka sa Marpol ay yung Antarctic. Antarctica, hindi ka pwede mag-bump out doon dahil may 15 ppm equipment ka, filtering unit ka. So, wala pa akong nabasa. Baka mayroon kayo. Please, kabaro, paki-comment yung below kung anong MEPC circular yon na nag-specify na kung ilan ang distance na pwede tayo mag-bump out sa OWS 15 ppm equipment. Saka, kung anong mga special area na pwede, na bawal mag-pump out. Pero so far, wala akong nabasang MEPC circular. Kung ilan ang distance na pwede tayo mag-pump out. Tapos, ang sa mga special area. No? Ngayon, kung meron kayo, please, comment kung anong MEPC circular. Para nga talaga lahat tayo ay ma-educate, no? Ang purpose ito ay para ma-educate tayo lahat. Baka hindi ako aware kayo, meron kang pinadala yung opisina nyo sa inyo na circular ng Marine Environmental Protection Committee. So please share it with us para nga ma-aware tayo lahat, no? Kasi ako hindi ako aware na merong MEPC circular na may ganun eh, no? So yun lang kabaro. So sinabi ko kay Kapitan, sabi ko, Kap, basahin natin ang regulasyon. So titingnan natin ang Marpol, kung ano nakalagay sa Marpol. Wala pa man ako nabasang MEPC circular. So sabi niya, sige, tingnan natin yung Marpol. So tinignan namin, so meron wala nang nakalagay sa Marpol. So yun nga, sabi niya, ah, okay,
ano, wala nang nakalagay kung ilang distance. So, ang nakalagay lang doon sa marbot ay kailangan yung barko ay in route. So, ibig sabihin, tumatakbo ang barko, no? Tapos dumaan siya sa 50 ppm. So, ito ngayon, meron po nitong marble, no? O, titignan natin para specific tayo. Marble Consolidated Edition 2017. No? Dito, nakalagay, titignan natin kung ano ang nakalagay sa marble sa control of oil at sea. No? So, dito sa Regulation 15, babasahin natin. So, tingnan natin dito. O, dito, page 66, control of discharge of oil at sea. No? So, discharge outside special areas, no? Yan nakalagay, no? So, discharge outside special areas. The ship is proceeding in route. The oil mixture proceed through oil filtering equipment meeting the requirements of Regulation 14. Itong Regulation 15, ito yung 14, ito yung 15 ppm. The oil content of effluent without dilution does not exceed 15 ppm, no? The oil mixture does not originate from cargo pump based on oil tankers, and oil mixture in case of oil tankers is not mixed with cargo residues, no? So walang naka-specific, ha, sa outside special area. Walang naka-specific yan kung ilang distance na tayo, pwede tayo mag-quad, mag-pump out. Ang sinasabi lang, the ship is proceeding in route, no? Pangalawa, dito, sinasabi ko, discharge in special areas. So, ilan ang sinasabi na mga miles dyan, kung ilan miles. O dito, wala man nakalagay, no? Any discharge into the sea of oil or oily mixture from ships of 400 gross tonnage and above shall be prohibited except when all the following conditions are satisfied. The ship is proceeding in route, no? Ibig sabihin, tumatakbo yung barko. So, regardless kung ilan yung distance, no? Wala man sinasabing distance dyan. The oily mixture is processed through an oil filtering equipment meeting the requirements of Regulation 14.7 of this annex. The oil content of effluent without dilution does not exceed 15 ppm. No? So, dapat hindi siya susobra sa 15 ppm o 15 ppm. So, the oily mixture in case of oil tankers is not mixed with oil cargo residues. No? Pag sa oil tankers, no, just is not mixed with oil cargo residues. In respect of the Antarctic area, any discharge into the sea of oil or oil mixture from any ships shall be prohibited. No? So, ang prohibited ay Antarctic area lang. Walang ibang special area na nakalagay. Nothing in this regulation shall prohibit a ship on a voyage, only part of which is in a special area, from discharging outside a special area in accordance with paragraph 2 of this regulation. So, ito ngayon mga baro, may nakita ba kayong distance? Kung ilang distance yan? Diba? Ang sinasabi ay proceeding in route lang. No? Tapos, wala mang nakalagay na special area dyan kung saan ka pwede mag-pump out. Yung nakalagay dyan ay Antarctic area lang. So, malinaw kabaro? No? Tapos, basahin natin yung ano kabaro, yung MEPC circular, no? Tingnan natin sa mga IMO. Play. So, kabaro, malinaw, no? Wala nakalagay dito sa marpol, no? Kung ano ang special area na specific doon. Tapos, kung ilang miles na pwede yung minsan, no? 12 miles, 25 miles, no? Pero wala nakalagay dito. Tapos, MEPC circular, walang nakalagay. Yung mga nabasa ko ba na kung ilan yung palimitan, in-route lang ang barko. No? Kung anong mga kaso, please, kung mayroon kayong MEPC circular na binigay sa inyong opisina, maybe I'm not aware, no? Kasi minsan, hindi natin lahat mababasa yan. Yung opisina namin, hindi nakapagbigay sa amin ng circular na yon. Baka mayroon kayong circular na IMO circular, not SMS circular of your company. No? Pag SMS circular of your company, so that is not covered by the whole institution. No? That is only for intended for your company, no? Pag SMS ng company nyo, na limbawa may sinasabi sa kumpanya nyo 12 miles dapat, so sa kumpanya nyo lang yan, that is not covered by the whole system ng maritime industry. Kailangan circular lang IMO, MEPC circular, no? So limbawa MEPC 60, 65, 70, no? Yung mga circular ng regarding sa control of discharge of oil at sea, no? So yun lang kabaro, I hope may nakuha kayong idea sa akin, no? So,
Sa mga hindi pa nag-subscribe, please subscribe my channel. Pupunta natin ngayon yung OWS namin, yung Jowa. No? So magandang OWS ito. Ito sa mga pinakamaganda na nagustuhan ko na ako. Kasi paglabas ng tubig, talagang malinaw. So pupunta natin ngayon doon. I-explain ko sa inyo kung paano nagtatrabaho. Yun lang, Kabaro, ano? So, sige. Bye! So, andito na tayo, Kabaro, sa aming oily water separator, no? Ang V-Core dito ay Jowa. So, paano ba ito nagtatrabaho? So, galing dito sa pumps niya, yung oily separator pump, no? So, bubuksan mo yung suction galing sa belt holding tank, ihigupin ang bomba, so, dadali niya dito sa first stage, no? Dito sa first stage niya muna dadalhin, no? Dito sa first stage, yung langis, kasi diba yung langis mas magaan kaysa sa tubig, na lumulutang pag may sumamang langis, meron niyang probe sensor. Yung galing doon sa bilge tank, dadalhin sa first stage. Tapos, kung meron mang langis, nalulutang, na-sense ng probe sensor na mayroong langis, magkakaman siya dito sa may solenoid, oy, may langis, magbukas ka. Yung langis na nasa itaas, itatapon sa waste oil tank. So, galing dito sa may first stage, so, dito ang daan niya sa may ibaba, yan. Yan yun. Papunta dito. Relief valve. Pressure relief valve, no? So, pag sumobra sa 3.5 yung setting mo, yung pressure niya, 3.5 setting nito eh. Pag sumobra sa 3.5, magbubukas ito, natapon niya yung tubig dito sa kuming, no? Diyan na lang itatapon. Ibig sabihin, mataas yung pressure mo. So, magbubukas ito, pressure relief valve, no? O ito, galing doon, papunta dito, papasok dito sa itaas. Dito papasok sa itaas, ito na yung second stage, no? Sa loob nito, mayroong filter media, no? Ayan. So, galing dito sa second stage, papasok yan. Yung labas niya dito sa baba. Ito, papunta sa last stage or yung third stage, no? So, dito sa third stage, yan. Naglilinis kami ngayon eh, yan. Ito yung sa loob nila, Parang buhangin yan na uling. Yan, tawag yan ay filter media, no? Merong filter media sa loob. Tapos yan sa loob. Yan. Loob. Meron yung mga strainer, no? Para hindi makapasok yung mga filter media or yung carbon, no? Yan. Merong strainer yan sa loob. Sa labasan at saka entrance ng mga tubo. Yan. Tapos, yung labas ng third stage ay dito. No? Yan, yung labas. Yan. Ito yung sample papunta sa 15 ppm. So, Kabaro, ito ang amin 15 ppm sensor, no? Ng aming OWS, no? Ito yung panel monitor niya, no? Monitoring panel niya. Ito yung sensor na 15 ppm, no? So, galing dito, this discharge ng overboard, no? Meron niyang line papunta dito, papasok. Yan. Dito niya, i-sense kung nasa 15 ppm ba, no? Pag 15 ppm, no? Halimbawa, yung sample ay umabot sa 15 ppm, ito yung yes overboard na sinasabi ko, no? Itong papunta sa overboard, yan. Papunta yan doon, yan. Yan yung linya niya papunta sa overboard, no? Ito naman ang solenoid papunta sa belt holding tank, no? Halimbawa, pag nag 15 ppm, nagpa-pump out ka, ito, magsasarado, ito magbubukas.
Yan, may indication yan na pula kung nakabukas siya, no? Ito naman, may indication na pula kung nakabukas. Ibig sabihin, nakalubog, sarado yan, no? So, pag nag 15 ppm, ito, magsasara, ito magbubukas. Papunta, pabalik yan sa vent holding tank, itong linya na to. So, yan yung trabaho ng valvula na to. So, halimbawa yan, ganyan naka-usti, ibig sabihin, bukas yan, no? Bukas yan siya. Ito, sarado yan, no? Kita mo yung pula naka-usti. Again naman, naka-usti yung pula, yan, bukas naman, dito, sarado naman yan. So, titestingin natin, ha? Titestingin natin. Yan, punta ka dito sa yes. Service, papunta sa Tismino, yes. Sa emulation, yes. Tapos, yes, no? Tingnan natin. Natin kung alarma siya, tapos pag-sinsover yung valvula. Ito. Ayun, no? Alarma siya. Mag-train ito, buksan mo to. Buksan mo yan. Buksan mo yan. Saan mo yung sa first stage? Papunta na yan sa belt holding tank. Kung mag-backflashing ka naman, halimbawa, papalitan mo ng press motor, buksan mo yung source ng press motor, halimbawa, yan, source ng press motor, tapos, buksan mo to, backflashing water inlet, yan, buksan mo yan, sarado muna ito, ha. Sarado. 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 Yan ay, ito sa gitna ay sarado. Buksan mo yan. Pagbukas mo yan, buksan mo ito. Buksan mo yan. Yung sa third stage. Tapos, pag tumaas na yung pressure sa mga 3 bars, isarado mo yan. Tapos, buksan mo itong sa gitna. Yan. Para yung pressure ay natapon sa belt stamp. No? Yan. Yan lang ang backflashing. O, ulitin ko. Yan yung first stage. Second stage. Third stage. No? Galing dito sa first stage. Inilipat dito sa second stage. Papunta dito sa third stage. Yung loob niyan, mayroong filter media. Tapos, itatapon sa overboard.